Itinas na sa Alert Level 3 ang Taal Volcano matapos itong magkaroon ng phreatomagmatic eruption bandang alas 3 kahapon ng hapon. Naitala pa ang apat na phreatomagmatic burst kagabi. Nasa 29 na volcanic earthquake naman ang naitala sa nakalipas na 24 oras. For the record, mga ka-Stand for Truth, ano ba ang phreatomagmatic explosion at ano ang kaibahan nito sa nangyaring pagsabog ng Taal noong nakaraang taon? Sa ngayon po, base po sa monitoring parameters ng T-Bolts, yung nangyari po kahapon ay tinuturing ng phreatomagmatic explosion. So sa monitoring parameters po, may kataasan pa rin po yung SO2 na nasusukat natin. May naitatala pa rin po tayong mga volcanic earthquake. Ito po ay isang uri nung biglaang pagsabog na nagkaroon po kasi ng interaction yung magma sa mababaw na parte ng Bulkang Taal sa tubig po. Nananatiling nasa high risk ang mga barangay malapit sa Taal Volcano, kabilang na ang mga barangay ng Bilibinduang at Banyaga sa Agoncillo, Batangas at mga barangay ng Boso-Boso, Gulod at Bugaan East sa Laurel, Batangas. Pinag-iingat ang maraming residente dahil mapanganib ang paglanghap ng volcanic smog. Naghahanda naman daw ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sakaling magkaroon ng muling pagsabog ng bulkan. Sa mga evacuation center, nangangamba naman ang ilang mga evacuees dahil hindi na nasusunod ang social distancing at posibleng maging sanhi pa ito ng pagkalat ng COVID-19 virus. Kung kayo ang tatanungin, mga ka-Stand for Truth, ano ba ang dapat gawin ng gobyerno para ligtas yung mga evacuees sa parehong banta ng Bulkang Taal at ng COVID-19?